ganda ng view. Maganda nga. Umalis na tayo. Ha? Bakit ka ba nagmamadali? Ngayon na nga lang tayo nakapunta rito. Naaalala mo ba yung sinabi mo nung huling pumunta tayo sa Thailand? Ang tagal na nun. Paano ko naman maaalala yun? Grabe, inaantok na ako. Ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Ha? Mamaya na lang yun. Seryoso yan, ha? Teka, hindi ba historical clip yan? Baka lumang documentary. Hindi ko naiintindihan yung mga sinisigaw nila. Uy, guys, tingnan nyo to. Parang may nangyayari sa Thailand. Kaya pala maraming taong nag-check out sa baba. Totoo ba yan? Uy, sandali. Tagal mo kong ka, di ba? Oo. Ano ba nangyayari? Pinasok ng mga realist ang airport. Pinababa ang Prime Minister. Kaya umalis ka kayo. May rally. Halika, dali. Tingnan natin. Anong gagawin natin? Umalis na rin tayo. Kailangan ba? Nandito tayo para magbakasyon. Mukhang seryoso na ang sitwasyon. Umalis na lang tayo. Para sa kaligtasan natin, maging pake na tayo. Tara, tara. Halika na. Ay, sa tingin ko magbe-break na sila. Obvious na sila eh. Tanga kasi si Rainy. Ang tagal niyang tiniis itong silok. Tapos ang katapusan, magbe-break din sila. Hindi mo ba alam na hihirapan din silok? Nakakainis naman talaga si Rainy minsan. Tumigil ka, kinakampihan mo na naman yung kaibigan mo. Ganon talaga nangyayari sa mga relasyong matagal na. Hello? Hello, Rainy. Okay lang ba kayo dyan?
Sabi ng papa mo, umuwi na kayo kagad. Okay lang kami. Balita ko malapit na magsara ang airport sa Thailand. Kaya bilisan ninyo, pupunta na kayo doon. Totoo ba yan, ma? Oo, totoo ang sinasabi ko. Hindi ba kayo nanonood ng balita dyan? Dito lang naman yun sa Thailand. Huwag na po kayong mag-alala. Mag-iingat naman po kami rito. Tatawag naman ako kapag may nangyari. Bye-bye. Ayaw mo umulis dito, no? Huh? Umulis na yung mga kaibigan natin. Pwede ba? Huwag ka maging selfish. Sinabi mo na ba sa kanya? Lagi kasi kaming nag-aaway, kaya hindi ko nasabi sa kanya. So, ano nang gagawin mo ngayon? Ewan, hindi ko pa alam. Wala pa ba dito sila, hey? Oh, ayun na pala sila. Sorry guys, na-late kami. Sorry ah. Malayo pa ba? Ang tagal naman. Relax ka lang. Sabi dito sa libro, may isang bagay lang na hindi kayang gawin ng mga buntis. Yun ay ang pumatay. At bakit naman daw? Ang sabi dito, halimbawa kung nagluluto ang isang buntis at chinachop-chop niya yung paa ng manok, lalabas ang anak niya. Nawalang mga daliri. Host, totoo ba yan? Oo, kaya... Tumigil ka nga dyan. Uy, kakabasa mo ng ganyan, baka maging multo ka niyan. Uy, saka pa, tigilan mo siya, okay? Totoo yan, Rainy. Ipinanunubog po namin sa beach sa lahat. Masarado na po ang airport dahil sa dami ng mga release na nakapasok ngayong araw. Wisit, sarado na raw ang airport. Nagulo ka ba sa kalsada? Excuse me, Manu. Anong nangyayari? Sarado na ang airport. Ha? Ano? Sarado na ang airport? Bumalik na lang tayo ng hotel. Bumalik na lang po tayo. Hindi pwede. Sarado na ang carrier, pati ang hotel. Ano? Dadalhin ko na lang kayo sa ibang hotel. Ano? Hotel ito? Ang cheap naman ito. Sobra kayo, hindi naman ah. Antigo kasi. Guys, ayoko dito. Humanap na lang tayo ng iba. Nakakagulo na sa labas. Dito na lang muna tayo. Garlic rice. Okay. Spare rib rice. Okay. Barbecue pork rice ako. Okay. Scrambled egg rice. Okay. Barbecue pork rice din ako. Okay. Garlic rice. Okay. Okay po. Yes, hello. Bakit po? Hello, Rainy. Kumusta na kayo riyan? Okay lang po. Sarado na yung airport. Hindi ba delikado riyan?
Nag-stay na lang po kami sa hotel. Saan hotel? Sasabihan ko Auntie Towang muna sanduhin kayo at dalhin kayo sa Chiang Mai para okay. Makalis na kayo. Tawag kayo ulit kapag papunta na siya, bye. Sino yun? Si Mama. Nakita niyo yun? Joanne, mamaya pagkatapos kumain, maghahatid sa mga bata sa bayang punan. Guys, hindi ba sila yung mga bata kanina? May nararamdaman ba kayong kakaiba sa kanila? Scrambled egg rice, spare ribs rice, barbecue pork rice. Dito po. Dalawang garlic rice. Salamat. Puti ang barbecue pork nyo? Apo, heto. Pork molo. Hindi po namin in-order yan. Ito kayo kaya pitong order ang dala ko. Oh,
Kumusta? Ha? Nakita niyo ba? May nakita ba kayo kanina? Ano ba yun? Ano nakita niyo ba? Mukhang may gusto lumapit sa akin. Okay ka na ba? May mga realista o polis bang gustong lumapit sa inyo kanina? Hindi. Wala akong nakitang tao. Kundi kamay lang. Mag-relax ka muna. Baka na malikmata ka lang. Ano ba guys? Nakakagulo na kaya wag na tayo lumabas, okay? Nakausap ng mama ko yung tito ko dito. Dadalhin niya tayo sa Chiang Mai para makauwi. Gano'ng katagal po ba tayo dito? Relax ka lang. Maayos din ang lahat. Nakita mo na yung ginawa mo? Guilty na nga ako, diba? Sinisisi mo pa rin ba ako sa nangyari? Kung di ka lumabas para manood ng rally, hindi sana nasaktan si Ling. Gusto ko lang namang manood. Hindi ko akalaing mangyayari yun. Sige, ako na ang sisihin mo sa lahat. Ba't ka ba laging padalos-dalos? Ha? Tama na nga. Ayoko na makipag-away. Pinahihirapan mo talaga ako! Alam mo kung ba't ako pumunta rito? Ang tagal na nung huli nating bakasyon. Ayoko nang pag-usapan to. Mag-break na tayo kung gusto mo. Pagbalik natin ng Hong Kong, saka tayo mag-break, okay? Pagod na ako. Gusto ko munang matulog. Gisingin mo ako kapag kakain, ha? Kasalanan mo to. Nagpumilit ka kasing magpunta dito kasama ni Rainy. Mukhang hindi naman sila nagkabat eh. Ano ngayon sasabihin ko kay na mama at papa? Huwag na natin itong pag-usapan. Kilala mo ba siya, ha? Sobra na yung paghihirap niya, okay? Ano bang problema niya? Gusto na kasi makipag-break ni Locke sa kanya. Kahit noon pa, lagi na sila nag-aaway. Mabuti kang mag-break na silang dalawa. Kaso nga lang! Ay, huwag kang chismoso.
Tuwagin mo ako pag may nangyari, ah. Oo na, sige, tatawagan kita. Uy, anong ingay ba yan, ha? Nasaan si Locke? Hindi ko alam. Ano ba kayo? Huwag na natin siyang hintayin. Kumuha na tayo dun. Oh, tara na, boys! Ano bang problema nyo? Tara na! Masama bang pakiramdam mo? Hoy, hey! Hindi ako nagugutom. Gusto ko lang kasing matulog. Ako din. Ikuha na lang natin sila. Tara. Problema. Masama talaga ang kutob ko sa hotel na to. Naalala niyo ba yung tatlong bata? Nung tinignan ko sila, promise ang weird din ang feeling ko, girl. Hoy, tama na yan. Natatakot na ako eh. Kailan ba tayo susunduin ang tito mo? Kailangan kong hintayin ang tawag ni Mama. Antok na antok ba talaga sila? Hindi ako naniniwalang inaantok lang silang dalawa. Hoy, Locke! Ano, nandito ba si Locke? Hindi ko alam kung saan nagpunta yung kapatid ko eh. Hindi ko siya makontak. Wala rin si Hay sa kwarto. Hindi ko siya makontak. Ano, sumagot na ba siya? May nakita ba kayong tatlong binata? Wala. Ito po ang itsura nila.
Sinabi ko na sa inyo, wala. Imposible naman yun. Matatangkad sila. Isipin niyo mabuti. I'm sure nakita niyo sila. Baka lumabas para gumala. Malaki ang hotel na ito, no? Kung ako sa inyo, hahanapin ko na lang sila. Teka lang, bata! Baka may alam siya. Sa katunayan, kinuha sila ng babaeng kasama ninyo kumain doon sa mesa kanina umaga. Hindi ako naniniwala sa multo. Baka niloloko mo lang kami, bata. Bahala kayo kung ayaw niyo maniwala. Naniniwala ako. Naniniwala ako sa'yo. Nababaliw ka na ba, ha? Ano ka ba? May kutuba ko na alam niya kung saan sila nagpunta. Alam mo ba kung saan sila nagpunta? Sabi ko sa kanila huwag magbiro tungkol sa multo. Baba sa kantin. Bakit mo naman nakikita yung babae? Minsan ko lang siya nakikita. Si Doggy. Lagi siyang nakikita. Sa akin at sa assistant ko. Wala pwede umakyat dito. Bumaba na kayo. Baba na. Nawawala ang mga kaibigan namin. I-report natin to sa police. Please naman po. Sa mga kaibigan mo. Bago sila nagkaganon, sabi ni Nayang at Han, may nakita silang halimaw. At saka, may kasama ro itong babae. Halimaw? Sila ba ang tumangay sa mga kaibigan namin? Kung gusto niyo makita ang mga kaibigan niyo,
Kailangan nyo hanapin yung babae at yung halimaw. Di kami mga pulis, paano namin sila? Hindi rin nakakakita ng multo ang mga pulis. Pero nakikita sila ni Doggy. Para ka nakakaloko kung magsalita. Ano bang pangalan mo? Wenwen po. Wenwen, sabihin mo, nakakakita ba talaga ng multo ang aso mo? Tatahol siya pag nakakita ng multo. Wala tayong choice kundi sundan siya. Malay niyo, mahanap natin sila. Please, ayoko na bumalik sa hotel na yan. Dito na lang kayong dalawa. Ako na lang ang sasama.
tayo nandito. Nakita niyo na ba si Hay? Hindi pa. Siwi? 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 Ling! Rainy! Nakita niyo na ba si Hay? Nakita,
Si Hay lang hinahanap ng aso. Ano nangyari sa braso mo? Nung hindi ko kayo makita at mag-isa akong naglakad, may nakita akong halimaw na taong aso. At kinalmot niya ako. Nakita ko rin yung babae. Nakita niya rin ba yun? Ha? Ano bang nangyari dito noon, ha? Naniniwala ba kayong lahat sa sinabi ko? Naniniwala ako. Balita ako, si Mr. Chuen at yung asawa niya nagtayo ng hotel na to. Mahilig daw sa aso ang asawa ni Mr. Chuen. Napakarami rin niyang alagang askal. Samantalang si Mr. Chuen mahilig mag-breed ng aso, inalagaan naman nila kami. Pero isang araw, nabaliwang isa sa malalaking aso at sinakman ang binti ni Mr. Chuen. Sa sobrang galit ni Mr. Chuen, kinatay niya lahat ng alagang aso ng misis niya. Sobrang nalungkot ako niya at apat na buwan na pala siyang buntis noon. Hindi na nga siya nagalit kay Mr. Chuen para na lang sa katakanan ng anak nila. Pero pagkaraan ng 6 na buwan, nawala ang asawa ni Mr. Chuen. Sabi-sabi ng mga tao, pinatay ni Mr. Chuen ang asawa niya. Simula noon, sari-saring chismis na ang kumalat tungkol sa hotel na to. Maraming customer na nagsabi na may multo raw dito. May multo raw rito? Nung nakaraan, may lalaki at babaeng naka-check-in na nawala. Pero sabi ni Mr. Chuen, nag-check-out na daw yung dalawa. Nagalit pa nga siya dahil di daw nagbayad yung dalawa. Anong oras na ba? 9 p.m. Ano naman? 3 oras na lang at hating gabi na mamaya. Ngayon ang unang anibersaryo ng asawa ni Mr. Chuen. Ano naman ngayon? Paano mo nalaman yun? Narinig ko kasi sa mga tao sa paligid na maraming susunuging alay si Mr. Chuen mamayang gabi. Hindi ko alam kung anong mangyayari pag saapit ang hating gabi. Sabi nila magiging nakakatakot daw ang gabing to. Gusto kong hanapin si Nalok at Rex. At yung aso lang ang maaasahan ko sa ngayon. Gusto mo umalis? Ba't hindi mo nalang intayin mag-umaga? Uy, hey! Hey, okay ka lang ba? Huwag niyo akong iiwan! Hindi! Huwag niyo akong iiwan! Huwag niyo akong iiwan!
akong iiwan! Isama niyo ako! Isama niyo ako! Isama niyo ako! Isama niyo ako! Tayo. Hindi nila gustong nagpunta tayo dito. Nasa critical na condition siya. Kaya sana huwag niyo siyang iiwanan lalo na ngayon. Kasalanan ko to. Samahan niyo si Hay dito, babalik ako sa hotel. Bakit kayo pababalik doon? Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Okay lang ako. Hintayin niyong tawag ko. Excuse me po, nakita niyo ba si Wenwen? Ano? Sorry, pero hindi ko siya nakita. Eh, si Mr. Chuen po. Ay, madalang kasi siyang umakyat dito. Tingnan mo na lang sa kusina sa baba. Salamat.
Bawal kang pumunta dito. Alis na! Nakita niyo ba si Wenwen? Yung ulilang batang babae? Kailangan mo siya sa ampunan! Nawawala ang mga kaibigan ko! Tapos si Wenwen at ang mga kaibigan niya nagkasakit! Hindi ako naniniwala na wala kang alam sa mga nangyayari dito! Kaya sabihin mo sa akin kung nasan sila! Hindi ko alam. Kaya pwede ba? Umalis ka na rito? Nakakakita ka ng mga
Baby! Galit ka na naman ba? Next time, pulutin mo ito na mag-isa, okay? Di ka na natuto. Kunin mo. Ito, sarap yan. Sila! Hindi mo sinagot ang telepono mo kanina. Ba't ka nga pala nandito? Ba't hindi mo sinagot ang telepono mo kanina? Nasaan si Ling at Hay? Ba't hindi mo sinagot? Ba't ayaw
Sino ka? Hindi mo ba ako nakikilala? Iha, sumunod ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Ito.
Pakiusap. Tama ng patayan. Huwag. Maawa ka. Kagabi na panaginipan ko ang asawa ko. At sabi niya giniginaw daw siya.
Peggy. Isang pamilya. Naulit tayo. Sinabing buntis ka. Hindi mo ba naaalala yung sinabi mo sa akin nung huling punta natin dito? Naalala ko. Sinabi ko na after 5 years, magpapakasal tayo at magkakaroon ng mga anak. Alam mo bang 5th anniversary na natin ngayon? Ay, mukhang nakalimutan mo na. 5 years na rin pala, no? Uy. Oo, alam ko. Pagbalik natin ng Hong Kong, alam ko nang gagawin ko. Iniiwasan ko ang topic na yun. Pakiramdam ko hindi pa ako ready. I'm so sorry. Pero naaalala ko ang lahat ng mga sinabi ko sa iyo noon, Rainy. Maniwala ka. Okay lang naman yun. Stay dito? Oh, ganoon naman.
Baliw, kailangan na natin bumalik sa trabaho. Magtatrabaho ka pa? Mag-aral ka na kaya maging mommy? Tito Wong, maraming salamat ah. Ah, walang anuman. Kumusta ang bakasyon niyo dito sa Thailand? Nag-enjoy ba kayo? Naglaro lang po kami. Swerte nga dahil nanalo kaming lahat. Talaga? Ano bang laro yun? Masubukan nga minsan.